Abadabi Diyos, maraming maraming salamat po. Nakasapit kaming balwalhati sa sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, hindi mo kami pinababayaan. Narito ka sa aming pagsamba. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Lagi mo kaming sinasalubog ng iyong kapangyarihan. Palimasay na nalaman mo ang aming kalagayan.
Alam na alam mong nasasabi kami sa ganito naming mga pagtitipon. Sapagkat dito ka namin nakakapili. Kahit sandali, dito kami nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Nalilimutan namin ang aming mga kapaitan sa buhay. Ang maraming mga kahirapan, mga kalumbayan, ang mga pag-uusig. Salamat ng marami, Ama. Meron kaming ganitong mga pagsamba. Pagigdapatin mo muli ang iyong mga anak. Patawarin mo na kami sa aming mga sala. Minsan pa'y tanggapin mong aming pagpapasalamat. Pinupuri ka namin, Ama. Nilulwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Salamat sa pag-iingat mo sa amin araw-araw. Ang lingkog, singkat, ang lumipas sa buhay namin. Narito kaming muli na magkakapatid. Dahil ikaw, Ama, ang laging pumapatnubay sa amin. Ikaw ang nag-iingat at nagsasanggalang. Kaya kahit na sa kapaligiran ng maraming kapahamakan, ligtas kaming nakatatawid araw-araw. Ikaw ang Diyos namin na laging nagpapanasakit sa amin. O Diyos, tanggapin mo kaming lahat. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat ng marami sa iyo. Sa ganito naming mga pagtitipon, lagi mong tinutupad ang pangako mo. Lagi kang sumasapuso ng mga hinirang mo. Lagi mong pinalalakas ang aming mga loob. Maawa ka, Panginoon, paghariin sa aming pagtitipon ang ganap na kapayapaan. Ama, nakakayap na po kaming tumanggap ng iyong mga salita. Maawa ka po. Lubos na sa palatayanan namin ang mga aral mo. Mga aral mong itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo na sa aming amang kalagayan ngayon ay patuloy naming sinasariwa sa bawat pagsamba. Para mamalagi po kami sa taon ng kaligtasan at walang sino man sa amin ang maligaw at madaya at maakit ng maling pananampalataya. Lubos ang aming pananalig, Ama. Inanggap mong aming mga pagpapasalamat at mamamalagi ka sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagtitipon. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay hango sa leksyong pinagtibay ng kapatid na Iranyo Manalo na ituro sa pagsamba nung sila'y namubuhay pa. Ang pamaga, tayong lahat ay dapat magsikap na gawin ang makapagpapatibay sa isang isa. Lubos po nating sinasampalatayanan ang itinuturo ng Biblia na napakalapit na po ang araw ng pag-uwi. Hindi naman tayo nababahala o natatakot man pagkat para po sa atin ang mga hinirang ng Diyos. Ang araw na iyon ay dakilang araw ng ating kaligtasan. Gayunman, kitang-kita po natin ngayon ang katuparan ng mga ipinagpauna ng Diyos at ni Kristo na malalagim na mga pangyayari na magaganap dakilang araw na iyon. Naganap ang kaguluhan at mga katampalasan. Mga kalamidad ay lalong naging mapaminsala.
higit na dumarami ang mga sakit o virus na kumakalat at nakababatay. Lahat po ng nakapangigilabot ng mga pangyayari ito ang siyang lalong pang nagpalala sa kahirapan ng buhay ng tao sa mundo. Napakabigat at napakahirap ng kalagayan ng buhay ng maraming tao. Yan po ang realidad sa kasalukuyan. Tayo ba ng mga tao ng Diyos ay apektado rin po ng mga kaganapang ito. Kaya kung hindi po tayo makapag-iingat at makagagawa ng hakbang para malampasan ang lahat ng mga nangyayari ngayon sa daigdig, ay baka hindi tayo makaabot sa kaligtasan. Paano po tayo makatatawid na matiwasay araw-araw sa harap ng mga kaganapan ngayon sa mundo? Ano po ang dapat pagsikapang gawin ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo sa Roma 14:19. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ang pahayag po na ito ni Apostol Pablo ay hindi lamang nakaukol sa mga may tungkulin, kundi sa lahat ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ano po ang dapat pagsikapan gawin ng bawat kaanib, lalo na kayong nagpapahirap at papabigat ang pagdadala ng buhay sa daigdig dahil malapit na ang araw ng pag-uukol? Sabi ni Apostol Pablo, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Eh mga kapatid, hindi ito magagawa ng mga kapatid na walang ginawa kundi manghimasok sa buhay ng may buhay o ng mga mapanirang puri at gumagawa ng isyu sa kanyang kakapatid. Ang ganitong uri ng mga kapatid ang siyang dahilan ng paghihina at kalumbayan ng ibang mga kapatid natin. Eh wala po sanang ganito sa atin na narito sa pagsambang ito. Sa halip, ano po ang dapat nating gawin bilang pagtupad ng banal na pananagutan? Pagsikapan nating gawin ng mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Paano natin ito gagawin? Paano po tayo makapagpapatibay sa isa't isa? Lalo na sa mga nanghihina sa pananampalataya. Isaias 41:6, sila-sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Huwag kayong matakot. Paano tayo makapagpapatibay sa isa't isa? Lalo na sa mga nanghihina sa pananampalataya. Sabi ng Diyos, sila-sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Alam ba ni Diyos sino ang kinasabihan ng Diyos sa pahayag niyang ito? Kapag ating binasa ang mga kasunod na talata, mula 9 hanggang 10, at patuloy pa, sila ang naging muka ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Mananong, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Tama ang ginagawa ng marami sa inyo, sapagkat kayo ang tumutulong sa mga walang kaya at mga kapuspalan ng mga kapatid na naging biktima ng pag-uusig at pag-abi. Ito ang kahayagan na tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na sila-sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Ano ang dapat ipayo natin sa mga kapatid na nanghihina o tila nawawala ng pag-asa? Ang sabi ng Diyos, sila-sila ay nagtutulungan at nagpapayuhan. Ano pa ipapayo? Huwag kayong matakot. Nasa talata ng Biblia, ang Diyos mismo nagsabi yan. Eh kasi talaga namang nakakatakot ang mga nangyayari ngayon, di ba mga kapatid? Sadyang nakasisira po ng loob ang mga pagsumbok at mga pag-uusig sa atin. Kaya sabihin natin sa mga kapatid, huwag silang matatakot. Bakit tayo matatakot? Kayong napakatibay ng pangako ng Diyos. Ano sabi ng Diyos sa karugtong na talatang 13?
Makita natin yung 13. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. O, ang Diyos mismo nagsabi, huwag kayong matatakot. Kaya ang sabi ng Diyos, o magpayuhan kayo. Ito sabihin ninyo sa kanila, sa mga nangihina, huwag kayong matatakot. Ano naman ang sabi ng Diyos sa karugtong na talatang 17? Kapag inabot ng matinding uhaw ang aking bayan na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan, akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Ang matinding uhaw po'y lumalarawan sa matinding pagkakailangan o sa sinhi ng paghahangad ng saklolo sa ganitong kalagayan. Tulad ng nararanasan ng marami sa atin ngayon, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Siya mismo gagawa ng paraan para tayo sa gipin at iligtas. Sa gipin na kalagayan. Ito, mga kapatid, ito mismo ang sabihin natin sa kanila. Kaya hindi tayo dapat matakot at panghinaan ng Diyos. Saan natin sila dapat akitig laging makasama at magpakasigla upang lalong tumibay at tumatag sa pananampalataya? Sa Hebreo 10:23-25, ang sabi ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Pagtitipon ay pagsamba. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa bawat pagsamba. Napakahalaga niyan, lalo sa panahong ito. Lalo nating kailangan ng pagsamba. E paano kung may nakapagpapabaya? Dahil sa pinanghihinaan ng loob, bunga ng mga pagsubok sa buhay, ang sabi ng Biblia, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Ito ang sinasabi kanina ng Diyos. Nagtutulungan, nagpapayuhan. O di ba yung pagpapayo, nagpapalakas tayo ng loob? Ano pa ang tagubilin? Ang sabi pa, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Kaya lalo tayong magmahalan ngayon, higit kailanman. Mapuspos tayo ng mabubuting gawa. Lalo na ang pagpapatibay at pagpapalakas sa mga kapatid. Kumbaga sa isang paglalakbay natin, mga kapatid, na tayo magkakasama. Meron tayong tiyak na destinasyon, yung kaligtasan. O, yung araw na ipagkakaloob sa atin, yung gantimpala, yung kalwalhatian sa bayang banal. Pero ngayon, magkakasama tayong naglalakbay, pero maraming panganib. Merong pagkakataon, meron tayong kasamang nadadapa. Aalalayan natin, hindi natin iiwanan. Ganyan natin dapat ilarawan yung pagbabalasakitan sa panahong ito natin na magkakapatid para walang maiwan sa paglalakbay kundi magkakasama tayo makarating sa hangganan sa araw ng ating kaligtasan. Dapat pa tayong pumayag na kumupas at maglaho ang alap sa paglilingkod sa Diyos. Sa Roma 12:11, magpakasipag kayo at ang kaloob ay lalo pang pag-alabit sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang ating nararanasan mga pagsubok at mga pag-uusig, ay hindi tayo dapat pumayag na maglaho o kumupas man lamang ang alam ng ating paglilingkod sa Diyos. Sa halip, anong ipinag-uutos sa atin ng Diyos? Ang sabi, magpakasipag kayo at ang kaloob ay lalo pag-alamin sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang iba nating mga dating kapatid ay nahiwalay dahil sa nanlamig sa paglilingkod sa Diyos. Bunga ng mga sulilanin at kahirapan. Ang iba'y dahil sa pag-uusig
nila na kayanan na huwag tayong pumayag na matulad sa kanila. Habang bumibigat ang pagsubok, lalo naman nating papag-alabin ang ating kalooban sa paglilingkod sa Diyos. Mientras dumarami ang mga alalahanin sa buhay, lalo po naman nating pagtalagahan ang mga pagsamba. Bakit? Bakit po napakahalagang manatili ang alam sa paglilingkod sa Diyos? Ano po bang ibubunga ng pagtatalaga natin sa mga gawain ng Panginoon? 1 Corinto 15:58, yan ang magpapatatag sa atin. Yung alam ng paglilingkod natin sa Diyos. Kaya nga ito ang mahigpit na tagubilin ng mga apostol. Ano sabi ni Apostol Pablo? Magpakatatag kayo, huwag kayong patitinag, mga mahal na kapatid. Paano natin magagawa yan? Kayo'y laging sumagana sa gawain ng Panginoon. Sino ba yung masagana sa gawain ng Panginoon? O di ba sila yung paalam sa paglilingkod sa Diyos? Ayang sabi kanina, magpakasipag kayo at ang kaloob ay lalo pang pag-alamin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po masama na maging abala sa mga bagay na panlupa. Subalit higit at lalong maging abala tayo sa mga gawain ng Diyos tulad ng pagsamba, pagpapanata, pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, at sa pagpapatibay sa isa't isa. Huwag ang sarili lamang natin ang ating intindihin, lalo na sa panahong ito. Dapat mamonitari natin ang mga kapatid natin, lalo na yung mga kapatid na lalong nalantad sa mga pag-uusig at pag-aapi at panggigipit. Kami magkakasama tayo, naghihina, patakasin natin, patibayin natin. Malulugi ba tayo kung ganyan tayo kasipag? Kung higit natin pinagkakamalahan ang mga gawain ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang sabi ng Biblia, inalalaman ninyo na hindi mawawala ng saysay ang inyong pagpapagal para sa Panginoon. E paano po ang mga suliranin at mga kahirapan? O nandyan naman talaga yan. Nagpapayuhan tayo, nagtutulungan. Pero hindi naman nawawala ang mga suliranin at mga kahirapan. Ang mga pagsubok, ang iba't ibang intindihin sa buhay. Bilang mga tao, apektado tayo. Likas sa tao, talagang nanghihina. Paano ang ating abang kalagayan ngayon? Ano pong dapat natin gawin? Upang makapanindigan tayong matatag, anuman ang masangupan natin sa daigdig na ito, Mika 7:7-9, ngunit para sa akin, sa Panginoon ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin. At ako'y kanyang diringgin. Mga kaaway ko, kayong magala dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, huli akong papahamon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako kayo ng Panginoon. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Ano po dapat natin gawin? Pag makapanindigan tayong matatag, anuman ang masangupan natin sa daigdig na ito, tularan natin ang paninindigan ng lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, para sa akin, sa Panginoon ako mananali. Hihintayin ko may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin. At ako'y kanyang diringgin. Paano po kung madapa dahil sa bigat ng pagsubok na nararanasan sa buhay? At tila madilim na ang paningin sa dami ng mga suliranin at alalahanin sa buhay. Ang sabi niya, kung ako may nadapa,
muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ng Panginoon. Paano ang ating abang kalagayan ngayon? Marami po sa atin ay patuloy na nakararanas ng mahigpit na pag-uusig, pag-api at pag-gigipit. Ang iba'y hanggang ngayon nakapiit sa bilangguan dahil sa mga fabricated cases. At ang iba'y nagtatago pa rin. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong kalagayan? Sabi ng lingkod ng Diyos, magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako. At bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Mga kapatid, ganito po sana katatag ang ating pananalig. Tiwalang tiwala, wala di katitig na alinlangan sa kapangyarihan at pagkako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Mga kapatid, saan bang kayo panig ng mundo naroon? Pero hindi tumitigil sa ating makapagsamba. Kakasama tayo sa tuwing sumasapit ang araw at oras ng ating makapagsamba. Marami pang darating sa mundong ito. Di natin alam ang marami pang mabibigat na makapag-uusig. Mga pagsubok na darating pa sa buhay natin. Pero ano ang dapat nating panindigang gawin sa nalalabing panahon ng buhay natin? Para huwag tayong pabayaan ng Diyos. Para ang Diyos ay sumaatin. Matiwasay nating marating ang ating kaligtasan. Wala naman ibang magtutulong sa atin, mga kapatid. Meron ba? Kayo, makakaya niyo bang magpatuloy sa ganang sarili? Walang sino man sa atin na magsasakit ng ganon. Kailangan natin ay ang pakikisama ng Diyos. Ang mahalaga sa atin ay sumasa atin ng Diyos. Paano mangyayari yan? Ano dating dapat gawin para sumaatin ng Diyos sa lahat po ng sandali ng buhay natin sa mundo. Sa Amos 5.14, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon, sasa iyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad ng sinasabi. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw sa paninintigan natin sa katwiran. Yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Mangyari na ang mangyari. Dumating na ang dumating sa mundo. Maraming mangbamta sa buhay natin. At kahit pa, ibigay natin ang buhay na ito na ating taglay ngayon. Huwag na huwag nating isusuko ang paggawa ng mabuti at matuwid. Sapagkat yan mismo ang tagubilin ng Biblia. Yan ang kalooban ng Diyos. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Upang ikaw ay mabuhay. Aling buhay? Ang buhay na walang hanggan. Paano ngayon sa buhay na ito, naghihintay tayo ng ating kaligtasan? Sasayo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong hindi natin makakaya kung sumasa atin ang Diyos sa buhay natin? Sino hahadlang sa atin? Ano ang makahadlang sa atin? Anong bigat ng pagsubok ang magpapabagsak sa atin? Sinong makapangyariang tao ang pahadlang at pipigil sa atin para magpatuloy at makarating sa ating kaligtasan? Wala.
Wala namang sino pang pwede umarap sa Ama. Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Ilagak natin sa Kanya ating buhay, lalo ng kapakanan ng ating pakikipagbaka, alang-alang sa pananampalataya. Muli sana tayong mas masarap pa sa ating mga pagtulog sa Kanya. Tumayo kayo mga kapatid. Manami Diyos, maraming salamat po. Nagugunita mo ang aming kalagayan. Alam na alam mo ang hirap ng aming mga kalooban dahil sa aming kalagayan kayo. Lalo na pagka nagugunita namin ang maliligayang araw sa buhay namin na kami nakatutupad ng aming tungkulin sa loob ng gusaling sampahan sa ilalim ng matuwid na tagapamahala. Masaya kaming naglilingkod, tumutupad ng aming pananagutan. Pagka nagugunita namin ang mga araw na yaon, nagugulila kami, Ama. Hinahanap namin ang gayong mga sandali sa buhay namin. Salamat na lamang. Ibinigay mo sa amin ang ganitong paraan ng pagsamba. Ang pagsambang lagi ka namin nakakasama. At sa pumamagitan ng mga payo mo at mga saway, lumalakas kami. Tinatanglawa ng aming mga puso. Nauunawaan namin kung ano ang dapat namin gawin. O Diyos, salamat ng marami. Tanggapin mo aming mga pagpapasalamat. Minsan pa'y kahawagan mo kaming basbasan. Laano ba ang mangyari pa sa aming buhay? Huwag kaming bibitiw sa paninintigan sa pagsunod sa iyo. Huwag kaming babaling sa pagkawa ng masama. Huwag kaming mahikaya na sumunod sa mali. Huwag kaming madaya ng maling pananampalataya. Matatag naming itayin ang araw ng pagliligtas mo sa amin. Magtitiis kami. Magtitiyaga kami sa pagsunod sa iyo. Huwag mo lamang kaming papabayaan. Pakibantayan mo kami araw at gabi. Huwag mo kaming iwan kahit saglit upang makapanatili kami sa harap ng maraming mga pagsubok. Magpatuloy kami sa mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Tulungan mo kaming magkakapatid na magawa namin ang ipinagagawa ng Ama. Magtulungan kami, mag-alalayan, magmalasakitan, magpayuhan kami, lalo na sa panahong ito, malapit ng iyong pagbabalik. Tulungan mo po na lalong makita mo sa amin ang tunay na pag-iibig ang mga kapatid para lalo kaming maging karapat-dapat sa pagtanggap ng gantimpala. Aming Ama, sumasampalataya kami. Binasbasan mo kaming mga kapatid. Muli mong pinagpala ang aming mga kaluluwa. At sa dako paroon ng aming pamumuhay, ay hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang laging kasama at patnubay ng iyong mga anak. Huwag mong pababayaan ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranyo Manalo. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nakapiit sa bilangguan. Ang maraming mga anak mong nagsipangalat dahil sa tindi ng pag-uusik. Ama, maawa ka po
Lagi mo silang alalahanin sa gipit na kalagayan, sa gipit mo ng aming mga kapatid. At patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Git sa lahat, manatili kaming lahat nagkakaisa ng puso at diwa sa pagsunod sa iyo. Hanggang sa wakas ng buhay namin o sa wakas ng daigdig na ito, anuman ang unang darating, tandan kami maalam na naglilingkod sa iyo. Matatag ang pananalig. Patuloy na sumusunod sa iyong mga kausap. Magalang po namin hinihiling ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.